Kasabay nga po ng pagkatalong muli ng Golden State Warriors kontra sa Denver Nuggets ay inilabas na rin naman nga po ng kanilang kupunan ang return date ng kanilang manlalaro na si Draymond Green. Yan nga ang ating unang pag-uusapan ngayon dito sa ating unang video na sasamahan ko na rin ng balitang nasuntok ni Luka Doncic sa Donovan Mitchell at ang balitang tatanggalin nga daw po sa telebisyon ang mga laro ng Los Angeles Lakers. Kaya tara, simulan na natin yan. Sa panglimang sunod na pagkakataon nga po ngayong season ay natalo na naman mga idol ang Golden State Warriors sa kanilang naging laban ngayong araw mismo kontra sa Denver Nuggets. Hindi rin naman nga po dito nakapaglaro ang ilan sa kanilang mahalagang manlalaro kabilang na si Stephen Curry, Klay Thompson at maging si Andrew Wiggins. Pero sa kabila nga po niyan ay sinika pa rin naman nga po ng kanilang mga natitirang manlalaro na makipagsabayan dito. Sa katunayan, naidikit pa nga po nila ang score sa huling mga minuto ng kanilang laban salamat sa ipinakitang laruan ng kanilang dalawang batang manlalaro na sina Jordan Poole na kumuha ng 32 points at 7 rebounds at si Moses Moody na nagtala rin naman ng 30 points at 3 assists. Ngunit hindi pa rin naman nga ito naging sapat upang manalo sila laban sa kumpletong puwersa ng Denver Nuggets. Kaya sa pagkatalong muli nga po ng Warriors ay meron na nga sila ngayong daladalang napakabigat na 5 game losing streak na hindi na ikinatuwa pa ng kanilang mga manlalaro at ng kanilang mga fans. Subalit, tiwala para naman nga po ang kanilang team na matatapos na ang kanilang hinaharap na problema ngayon gayong papalapit na rin naman nga po ang pag-rest back sa kanila ni Draymond Green. Ayon nga po mismo sa ibinulgar, ang kanyang target date nga daw po na pagbabalik sa kanilang lineup ay sa darating na March 14 sa kanilang game kontra sa Washington Wizards. Samantala, dumiretso naman tayo sa ating pangalawang story na pag-uusapan sa balitang nasuntok ni Luka Doncic si Donovan Mitchell sa kanilang naging laro ngayong araw. Sa sobrang intense nga po ng bakbakan ng Dallas Mavericks at Utah Jazz ay umabot pa nga po ito sa sakitan mula nang hindi sadyang masuntok ni Luka Doncic si Donovan Mitchell. Sinubukan lang naman nga sana nitong depensahan at agawan ng bola si Donovan Mitchell upang mahinto ang ginagawang comeback ng Utah Jazz sa fourth quarter. Ngunit sa kasamaang palad, bigla na lamang nga po niyang nasuntok o natamaan dito ang mukha ni Donovan Mitchell na kailangan magpahinga ng ilong minuto matapos siyang mahilo. Kaya agad nga po siyang nag-request sa mga referee na bigyan rin naman si Luka Doncic ng flagrant foul dahil sa ginawa nito sa kanya. Ngunit sa huli nga ay hindi rin naman nga po siya pinayagan ng mga officials ng kanilang laro. Kaya free throws lamang nga po ang binigay kay Donovan Mitchell na naging malaking tulong rin naman upang makadikit sila sa score. Subalit, hindi pa rin naman nga po naging matagumpay ang kanila sanang ginawang comeback kontra sa Dallas Mavericks. Habang pumasok naman tayo sa ating huling storya dito na pag-uusapan sa balitang pinapatanggal na nga daw po ng ating mga NBA expert ang mga laro ng Los Angeles Lakers sa national television. Malinaw naman nga po na isa ang Los Angeles Lakers sa may pinakamararaming fans sa buong mundo dahil na rin naman sa history ng kanilang prangkisa at sa presensya na rin naman ng kanilang superstar, syempre si LeBron James. Kabilang rin naman nga po sila sa mga bumubuhat ngayon sa kita ng liga. Ngunit hindi pa rin naman nga po nila natutupad ang mga expectations sa kanila ng kanilang mga fans. Patuloy pa rin naman nga silang natatalo sa kanilang huling mga laban at nalalapit na rin naman nga silang hindi makapasok sa play-in tournament. Kaya dahil nga po dito ay inihiyag na nga po ng ilan sa ating mga NBA expert ang kagustuhan nila na tanggalin na lamang ang mga laro ng Lakers sa telebisyon. Maging sila nga daw po ay nawawalan na rin naman ng gana na panoorin ang mga laban ng Lakers gayong marami nga itong mga ginagawang pagkakamali sa loob ng court na kanilang ikinadismaya. Umiinit rin naman nga daw po ang kanilang ulo sa tuwing gumagawa ang mga ito ng mga walang kwentang pagkakamali. Kaya nararapat lamang nga po na ilisin na lamang sila sa national television.
Yun nga, mga idol, ang ating unang balita ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong ma-notify at laging maging updated sa mga videos na ina-upload ko. I-follow nyo na at bisitahin ang ating Facebook page dahil meron din tayo mga NBA balita doon. Shoutout nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan. Maraming salamat, mga idol.